Alex, mukha yatang panayinom mo ah. Paubos na to, pero may binilaman akong bago dyan eh. Gusto mo? Ano ba nga sa hearing ng kuya mo? Mukhang ayos naman. Ayos ang lahat hanggat hindi nadadawit yung pangalan ko. Tsaka tutulungan ko na siya para mas mapabilis na yung pagkapanalo niya ng kaso. Siguraduhin mo yan, ha? Ayokong puwal pa ka dyan. Hanggang ngayon pa rin ba, Julio? Wala ka pa rin tiwala sa akin? Grabe ka naman, oh. Alam mo, Alex, wala akong ibang pinagkakatiwalaan kundi sarili ko lang. Dahil may mga tao akong pinagkatiwalaan noon, mga taong malalapit sa akin. Pero napaso pa rin ako. Ako pa rin na naglilinis ng lahat ng kalat nila. Kaya simula noon, wala akong ibang pinagkakatiwalaan, kundi ako lang. Dahil sarili ko lang naman meron ako eh. Julio. Ito, dagdagan mo. Meron pa naman bago dyan eh, kahit ubusin mo na yan. Julio, sinabi ko na naman sa'yo, di ba? Sa'yo ang buhay ko. Hindi kita lolokohin. Hindi ako magtataksil. Hindi kita ipagkakanulo. At higit sa lahat, andito na ako ngayon sa buhay mo. Hindi ka na nag-iisa, Julio. Ano, inom pa! Seb, nakausap mo na ba si Becca? Oo. Sana naman naiintindihan niya. I know that she understands Hannah better now. Matalino siya at mabuti ang puso niya. We both agreed na tutulungan natin si Hannah. At aabahan niya yung pasensya na para magkaayos sila. Alam mo, sana maayos na talaga itong mga problema natin. Para rin magka-oras na tayo sa mga anak natin. That's what I plan to do. Kara, about the case. Tumawag pala si attorney. Sabi niya meron siyang magandang plan para sa rebuttal. And sabi niya meron siyang bagong impormasyon na makakatulong sa kaso. Yes, Your Honor. After the defense has presented its witnesses, we are recalling on the witness stand Mrs. Flor Bautista to testify again for our rebuttal evidence. Objection, Your Honor. Nakapagbigay ng salaysay ang witness na yan. Dahan-dahan ka, Attorney Tolentino. Naniniwala ako na may mga bagong impormasyon ng witness na relevant sa kaso. Objection overruled. You may proceed with your witness, Attorney. Mrs. Bautista, pwede mo bang ilahad sa hukumang ito ang mga nangyari nung kamakailan? Pinantahan ako ni Sara Suarez sa bahay. Your Honor, can we request the witness to speak a little louder? Hindi tayo nandito para magbulungan. Mrs. Bautista, pwede bang ilahad nyo ng maayos sa amin ang inyong mga statements? Pinantahan po ako ni Sara. Pinipilit po niya ako makipag-usap sa kanya. Pinipilit? Ibig mong sabihin eh, hinaharas ka? Objection! Okay, let me rephrase my question. Ano ang napag-usapan niyo ni Sara? Sabi po niya, bawiin ko daw po yung mga sinabi ko sa korte. So, anong ginawa mo? Nagiging violente na po siya. Tatakot po ako para sa mga anak ko. Kaya sinabihan ko po siya na magkita na lang po kami sa ibang lugar. Narino, napakasinungaling mo naman. Pinuntahan kita, di ba, para magsabi ng totoo? Sara, please. Simula na makita niya ako dito, lagi na po niya akong hinaharas. Ayaw na niya akong patahimikin. Natatakot na po ako sa kanya. Pati mga anak ko, nagbabantaan niya. Your Honor, may I present an evidence? Proceed. Your Honor, ang mga record niyan ang magpapatunay na magiging usapan ni Flor at saka ni Sara.
makikita rin dyan kung gaano karaming beses na tinawagan ni Sarah si Flor. At nandyan din yung mga text messages ni Sarah. Lalo na yung isa na nagsasabi na babalikan kita. Hindi ba maliwanag na ito isang harassment? Dahil kanyang pinagbabantaan ng witness na babalikan niya. Teka, hindi ko naman siya pinagbabantaan. Eh, sinabi ko lang siya na babalikan ko siya kasi hindi siya pumunta doon sa usapan namin. Kaya ko lang nasabi yun. Pinipilit niya po ako na pawiin ko yung mga sinabi ko sa korte. Pero ang totoo po, wala po akong kaalam-alam sa mga plano nila. Akala ko simpleng request lang bilang isang kamag-anak. Pero ang totoo po, may masama pala silang plano. Pinipilit? Sinong sila? Si Lucille de la Rosa po. Huli na po na malaman ko yung totoo. Biniyara ni Lucille si Sarah para kidnapin yung bata. Ginamit po nila ako para gawin ang mga plano nila. Sinungaling ka? Magsabi ka nga ng totoo! Sa akin, pero wala ko yung mga pinagsasabi mo, ha? Tapos iiyak-iyak ka dyan! Order! Order in the court! Tommy Tolentino. Sorry, Your Honor. Sarah, just calm down, okay? Hindi nila pwedeng pagbintangan si Lucille. Alamin mo kung sino ang nag-uutos sa nurse na yon. Magpabayad siya sa ginawa niya. Kuya, okay ba? What do you mean? Ang ibig ko sabihin, okay ka lang ba? Hindi ko alam. Kuya, alam ko nahihirapan ka. Naintindihan ko yun. Kaya ang kailangan mo talaga ngayon eh, yung taong talagang makakaintindi sa'yo. Kuya, ako yun. Kapatid mo. Siguro naman ngayon, okay na tayo kasi okay na yung kaso nyo, di ba? Papaparusa ka na si Sarah para sa lahat ng ginawa niya sa inyo. At kapag nahatulan na siya, sana isipin mo rin ako. Isang sorry lang naman hihingin ko sa'yo, magiging maayos na tayo eh. Teka lang, sorry? Gusto mo mag-sorry ako sa'yo? Alex, I will never apologize. Ginawa kong dapat kong gawin. Dapat mong gawin? Ano, ipagpalit ako kay Kara at sa pamilya niya? Pamilyang wala namang naidulot na mabuti sa'yo, kundi problema. At isa pa, kuya, sila ang sumira sa atin. Sino mo kung nangyari sa atin? Alam mo, hindi talaga mawawala ang kalbaryo sa buhay mo habang kasama mo sila. How could you say that, ha? Harus ka na yung patarantingan mo sa kanila? Hindi ka dapat maging grateful ka na pamilang tuloy nila sa'yo? Hindi. Dahil totoo ang sinasabi ko. Sila ang sumira sa atin. Tignan mo tayo ngayon. Tignan mo kung ano nangyari sa atin. Harus, lang beses kong sasabihin sa'yo na pamilya ko rin sila. Alam mo, tinanggap ka rin nila pagkatapos lahat ng ginawa mo. So, imbis na isipin mo na masama sila, you should be giving them importance. Ipaglalaban mo sila gaya ng ginagawa ko. Alam mo, Alex, kung magsasorry man ako sa'yo, yun ay dahil hindi kita matatanggap ulit sa ugali mo ngayon. Sana magbago ang isip mo sa kanila. Sana magbago ka na. Alam mo kung pwede lang, habang hindi pa tapos ang kasong to, please, stay away from us. Ayoko na madamay ka pa uli dito. Wala kang sasabihin pa. Leave right now. Kasi para pa si Kara, ayoko may sasabihin ka pa na ikasama ng loob niya. Alam ko hindi ka naniniwala doon sa sinabi ng nurse kanina. Isa lang pinaniniwalaan ko. Hindi si Lucille ang may kagagawa nito. At hindi rin si Sarah. Then prove it.
Sana hindi na nadadamay pa ang anak ko sa krimen ng anak mo. Alam mo kung anong pakiramdam na napagbibintangan ng anak. Walang pinagkaiba ang nararamdaman mo sa nararamdaman ko. At habang dinidiin natin si Sarah, maaring makatakas ang totoong salarin. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ako na walang kasalanan si Sarah at mapapawalang salarin natin si Lucille. Pero kailangan nating mahanap kung sino talaga ang utak ng lahat ng gulong ito. Yung taong galit sa pamilya ko at galit sa pamilya mo. Si Alex. Posibilidad si Alex, oo. Kung siya talaga may gawa nito, siya dapat ang managot. Alam mo, Alex, kahit ubusin mo lahat ng alak ko dito sa bahay, hindi na magbabago yung kuya mo. Hindi mo na siya mababawi sa pamilyang yun. Di wag! Kung ayaw niya, di wag niya! Mabulok siya sa pamilyang yun! Lahat na lang ginawa ko para sa kanya. Pero binaliwala lang niya ang lahat. Lahat ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Tinapon lang niya ang lahat ng yun para sa pamilyang yun. Tapos ako, kahit ilagay ko pa yung sarili ko sa bingit ng kamatayan, wala pa rin talaga. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hayaan mo na nga kuya mo. Siguro nga tama ka. Dapat nga siguro talaga. Kalimutan ko na siya. Dapat kalimutan ko na siya. So, tama na yan, ha? Okay ka lang ba? Salamat, Julio. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako iniwan. Alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Kaya huwag ka mawawala sa akin, ha? Ay, hindi ako papalit. Hindi ako papalit. Alam mo, hindi ko talaga alam kung bakit yun yung sinabi ng floor na yun, eh. Hindi ko naman siya tinakot, eh. Kinausap ko lang siya. Alam mo, pakiramdam ko talaga may nag-uutos sa kanya. Alam mo, pinaghahandaan natin ang rebuttal ng testimony niya. Pero sa ngayon, huwag na muna natin pansinin yun. Ang importante ay makahanap tayo ng bagong witness. Pero teka muna, attorney. Sino ba? Eh kasi lahat kami dito tumistigo na eh. I've been thinking about someone na pwede makatulong. Sino? Sabihin niyo na para naman makausap ko na yan. Oo nga. Si Becca. Ano? Yung anak ko? Hindi. Hindi siya pwedeng madamay dito. I know. Pero kailangan marinig ng korte si Becca, Sarah. More than anyone, siya ang makakapagpatunay na mabuti kang tao. Hindi naman natin siya dadalhin sa korte. Ipapavideo record natin ang testimony niya sa DSWD. Attorney, kahit na, ayoko mahirapan yung bata doon. Hindi naman magiging interrogation ang approach noon, Sarah. Parang makikipag-usap lang si Becca sa isang kaibigan, magkukwentuhan, at alam ko na masasabi ni Becca kung gaano ka kabuting ina sa kanya. Kapag nasabi niya lahat ng kabutihan mo at pagmamahal sa kanya, mapapawalang bisa na galit ang dahilan mo kung bakit nasa iyo ang anak ni Kara. Kasi, bakit mo naman aalagaan yung bata kung kinamumuhian mo ang nanay niya? Grabe talaga yung nurse na yan. Aba, kada lumalabas doon sa korte, may mga panibagong pasabog! Oo nga ho eh. Buti sana kung nakakatulong siya.
Kaso hindi eh. Mas lalo niya lang pinapalala yung sitwasyon. Anong sinabi mo pa? Imbis na ma-clear ang lahat, mas lalo nadadagdagan yung tanong sa isip ko. Eh, Kara, iniisip mo ba talaga na may sabuatan sila Lucille at Sarah? Totoo niya, hindi ko na alam kung nangiisipin ko. Ang dami-daming tanong pero hanggang ngayon wala pa rin sagot. Anak, kailanman ay hindi pagkakanulo ni Sarah ang pamilya natin ang dahil sa galit. Hindi naman siya perpektong babae, marami siyang pagkakamali, oo, pero hindi niya kayang gumawa ng ganitong klaseng krimen ang dahil lang sa galit sa'yo. Ay, oo naman, ano? Sigurado ako na hindi makipagsabuhatan si Sarah diyan kay Lucille. Eh, sukto na ng galit ng kakambal mo dyan sa babaeng labalos na yan. Kaya ikaw, Kara, huwag kang masyado iniintindi yung pinagsasabi ng nurse na yun, ha? Eh, ako nga, hindi ako sigurado kung nurse ba yun o writer na mga teleserye. Mama, si Itoy, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon eh, hanapin kung sino yung gumawa ng krimen sa'yo. Yung matindi ang galit sa'yo. Hindi lang sa'yo, sa ating lahat. Ay, teka pala, Mare. Ikamusta naman si Sarah? Hindi yun. Hirap na hirap depensahan ang sarili niya. Baka kaya ho siya nahihirapan kasi unti-unti ho lumalabas yung totoo. Baka tama rin ho yung desisyon ko na naituloy yung kaso laban sa kanya. Nangyari ni Lucille si Sarah para kidnapin yung bata. Paano nga kung totoo ang sinasabi ni Laura? Kailangan may gawin ako. Hindi nila pwedeng gambalain pa o lalong ipagdiinan pa si Lucille. Kailangan managot ang totoong utak ng gulong ito. Hello. May gusto akong paimbestigahan sa iyo. Kulang pa eh. Nox! Bango pa, bango ko pa dyan, ha? Bango dito. Tsaka, yung pabango mo, umaalingasaw. Nasa garahe pa lang ako. Ano ba meron? Wala, kuya. Okay? Paano wala? Tignan mo nga, naka-japorms ka. Tapos, ayun pa, mag-wax ka pa ng buhok. Oh, pinupormahan ka, no? Siniligaw mo? Kuya, wala akong pinupormahan, okay? Papasok lang ako ng school. At speaking of school, baka mamaya malate na ako. Kaya mauna na ako. Ha? Teka lang. Speaking of, huwag ka magmamadali, ah. Mamaya, magulo pa yung buhok po. Maturn up yung chick sa'yo. Sige na. Oh, sige na, maglilinis pa ako dito. Talaga ba? Oo. Sinisim mo to, ah. Oo, bahala. Nanay! Hi. Hello po. Hello, kamusta? Eto po, laging busog. Okay naman po. Mabuti naman sa kung ano. Mabuti na dumating ka. Gulong-gulong na ako, eh. Bakit? Eh, kasi yung abogado ko, sinadjust na nagawin kong testigo si Becca. Ay, oo. Nakausap ko nga yung abogado. Tanong na rin ako doon sa social worker na nag-aasikaso kay Becca. Ang sabi nila sa akin, hindi naman daw pababayaan yung bata. Kung may bagay na ayaw pag-usapan si Becca, hindi nila ipipilit. Alam naman ang DSWD ko nang gagawin sa mga ganyan eh. Ay, Mama, kahit na, ayoko naman mahirapan si Becca sa ganun. Sigurado hindi magiging madali yun. Sa akin lang, anak, kung ano sana yung maari nating gawin para masalba ka, sana pumayag ka na. Kung alam lang ni Becca yung totoong dahilan kung ba't niya gagawin ito, sigurado ako magpupumilit pa yun. Titistigo yun. Ililigtas ka niya. Higit sa lahat ng pagmamahal para sa'yo ni Becca. Isang pagpapatunay lang na mabuti kang tao. Malay natin, baka si Becca na ang susi para matapos ng lahat ng problemang ito. Baka siya rin ang magbuklod sa inyo magkapatid. Yan na nga ho, yung isang problema eh. Ano sasabihin ni Kara pag nalaman niya?
Ay, naku. Huwag mo alalahanin niya na ako ang kakausap sa kanya. Naku, halika, Becca. Ayos ko yung buhok mo. Mabilisan na lang. Baka malate ka sa school. Nancy, gusto ko patulungan si Mama. Tulong? Anong kasing tulong? Alam ko po, nahihirapan po siya. Wala po siyang kakampi. Nandito po ako. Ako lang po yung kakampi niya. Sus, mga Joseph, ina nga po. Makinig ka sa Nancy, ha? Una, huwag mo isipin na walang kakampi ang Mama mo. Nandito ako, nandito kaming lahat para sa kanya. Pangalawa, huwag na huwag ka makikisali sa usapan ng mga matatanda. Bata ka pa. Eh, hindi pa kaya yan ng mga brain cells mo. At pangatlo, ang pinaka-importante sa lahat, magdadasal lang tayo palagi. Magdadasal tayo na sana maging maayos na ang lahat. Na sana makaisip na ng solusyon ang mama mo at ang nanay mo para maayos na ang problema ito. Good morning, sir. Sir, kailangan niyo na po pala itong mapirmahan. Kung wala na akong ibang tao sa buhay ko ngayon, okay lang. Kasi andyan si Julio. Alam ko hindi niya ako pababayaan. Siya lang ang kakampi ko. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Kailangan markahan ko na ang lugar ko sa buhay niya. Yun lang ang paraan para masiguro ko na hindi na siya mawawala sa akin. Morning, sir. Julio. Oh, ano? Hindi ka na ba lasing? Lakas ng amats mo kagabi. Sorry. Pasensya ka na. Sorry. Thank you na rin kasi hindi mo ko pinabayaan. Siya nga pala. Mayroon akong gustong pasingil sa'yo. Si Mr. Velasco. Ang tagal na ng utang nun eh. Ganun ba? Sige, ako nang bahala. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ko na siya ngayon. Alis na ako. Sige. Ingat ka. Pasensya na ulit, ha. Hindi ko alam kung bakit nag-bother ka pa magtanong eh. Hindi po pwedeng gamitin ni Sarah si Becca para mapumulong sala lang siya. Emma, inisip din namin kung anong magiging effect nito sa bata. Sinubukan ko lang naman. Hindi naman kasi pababayaan ng DSWD si Becca eh. Makikipagkwentuhan lang daw sa kanya. Tapos baka doon masabi ni Becca kung gaano kabuting nanay sa kanya si Sarah. Baka yun ang magpawalang sala sa kanya eh. Anak, kailangan ni Sarah si Becca ngayon. Pinungan naman natin ang kapatid mo. Pasensya na ho ah. Hindi pwede maging testigo si Becca para kay Sarah. Gusto ko po. Gusto ko po tumestigo kay Mama.